Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bukas na raw si Pangulong Duterte sa pagtakbo sa pagka-vice-presidente sa eleksyon 2022. Kasabay nito ang hamon niya kay Senador Manny Pacquiao na pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno dahil kung hindi raw, mangangampanya siya laban sa senador na matunog na tatakbong presidente ng bansa. Balita natin ni Ivan Mayrina. Nandito na naman ako. Papalapit na nga ba si Pangulong Duterte sa desisyong tumakbo bilang Vice President sa 2022? Noong mga unang pagkakataong tinanong siya, ipinagpapasadyos raw niya ang usaping ito na maglabas ng resolusyon ng kanyang partidong PDP laban para siya tumakbong VP. Ito raw ay kanyang pag-iisipan. Sinabi rin niyang susuportahan niya si Congressman Martin Romualdez kung tatakbo itong pangalawang pangulo. Si Romualdez ay nendorso ang Vice Presidential Candidate ng lakas CMD na kaalyado ng hugpon ng pagbabago ni Mayor Inday Sara Duterte. Pero sa kanyang talk to the people kagabi, tila nag-iba na ang tono ng Pangulo sa pagtakbo bilang pangalawang Pangulo. Running for Vice President ako. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things I'd like to continue, and that would be dependent on also of the President that I will support. Kasunod ng pahayag na ito, nagpakawala hindi lang ng mga job kundi ng mga malulutong na counterpunch ang Pangulo laban sa kapartidong si Senador Manny Pacquiao na matunog din kakandidato sa pagkapangulo sa 2022. Kaya ni Pacquiao, salita na salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina. At dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo, corrupt. Hindi pa dito nagtapos ang Pangulo at tila nag-iwan pa ng banta laban kay Pacquiao. If you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I am not questioning your ability intellectually or what. But pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. But ito, I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, you'll just be another playing politics. Minaliit din ng Pangulo ang sinabi ni Pacquiao sa isang panayam kamakailan na kung mahalal siya Pangulo, wala raw makikitang squatter kahit saan dahil sisiguruhin daw niyang magkakaroon sila ng mga sariling tirahan. Pero sabihin mo ka isang salita na bigyan mo lahat at matapos mga ganitong panahon, you must be crazy or you are lying to your teeth. Ivan Mayrina, GMA News.